Okay guys, so we're here once again. Ite-try natin ang signal, no. So guys, meron nag-report na nag-cap na si Dito, no, down to 20 Mbps for the unlimited services. So we'll test it. Noong isang araw, 3 days ago, nag-try tayo dito. We were able to gather 122 Mbps dito sa malapit sa UST. As you can, I'll post the link below kung anong video 'yon, no, para ma-recall natin kung gaano kabilis na nakuha natin speed dito. This is exactly the same spot kung nasaan ako. And right now, i-check natin sa Google Maps the exact location. Then, we'll run speed test right away. So guys, andito tayo right now at the same spot kung saan natin nakuha ang ating speed test. Okay, so let's check where's location. So we're still exactly at the same spot, somewhere near UST. Okay, so yan, nasa UST tayo, malapit. Then, of course, next is to try natin mag-speed test. Tinay kong maglagay ng ano, no, into a 5G unit, but still, ang signal natin is still 4G plus. So, it's still LTE. Ayan, kita natin, still LTE. Though, this is already a 5G phone. So, kita natin, no, it's the all-new Poco F3 5G phone. So, right now, magkaroon tayo ng speed test na. Ayan. So, kita natin, there's a new... okay, so meron tayong dalawang server na pwede pagpilian, no? Dito one, which is in Makati, bago lang siya. Ngayon ko lang napansin to, no? Okay, so dito one Makati, dito two is Carmona. So, nung isang araw ginamit natin Carmona. So, we'll use the same para itry natin kung same pa rin ang result natin. So, we'll press go. Let's see kung may pagbabago. Okay, so, well, i-debunk na natin ang ano, no? Ang claim na nag-throttle down si Dito if you're using the SIM for quite a few days. Itong SIM ko na ito is already more than a week sa akin. And as far as I'm concerned, hindi pa rin bumababa ang speed dito, no. Actually, umakyat pa from 122 to 128. Ang speed na upload from 49 to 50, it's getting a little bit better. So next stop, punta natin is sa Quezon City, sa Dituason. Tingnan natin doon sa spot na doon kung bumaba rin o hindi. So guys, right now, nandito tayo sa Quezon City at Dituason, no, para i-check din natin dito kung nag-drop nga ba talaga ang speed natin, kung kinap nga ba tayo dito for yung kanyang, ano, no, unlimited welcome package service. Marami nagsabi na cap sila sa 20 Mbps after 2 weeks of usage. Ako, roughly more than a week na ako gumagamit na dito SIM, and I have yet to see yung pag-drop ng speed, no. So right now, nung isang araw nakakuha tayo ng 123 Mbps dito, and ang upload speed is roughly nasa 49 to 50. Check natin kung nagbago ma o hindi dito sa Quezon City, sa Dituason Street near Banawe. So check natin location natin. So yes, we are exactly at the same spot dito sa Bose Coffee, sa Dituason, nung isang araw. And yan si Bose Coffee. So right now, iti-check na natin ang speed natin. So, ang the only difference na pinagkaiba ngayon is hawak natin is a 5G device. So, still, wala pa rin tayo nakuha ang 5G signal since I don't think na na-deploy na ni Dito ang 5G dito sa Quezon City. And yes, so we are still using the same server, Carmona, and Dito ang ating signal. So, let's go. Let's see if may pagbabago. Ayun guys, so kita natin, it's still the same speed or even a little bit better pa, no? So noong isang araw, 123, right now, pumalo na ng 123 noong isang araw, today, 131 na. Nag-improve pa siya, imbis na bumaba, no? So the upload speed is still almost the same, 49 to 50, wala naman pinagkaiba. So yes, so I can tell you guys na probably there is some network related maintenance siguro doon sa area ng person na nag-test, and nagsabi na nag-drop and nag-cap na si Dito sa kanila, no. Pero as far as I'm concerned dito sa Metro Manila, hindi pa naman. So ayan guys, nakita na natin ang speed test nitong Dito SIM natin, no. So we're able to test sa may UST area sa Manila, and of course dito sa Quezon City, sa Dituason, somewhere near Banawe Street, and both has improved their speed over doon sa nakuha natin speed over from the last 3 days ago, no. It has improved roughly more or less plus
8 to 10 Mbps, which is a good sign. So I hope na hindi totoo yung sinasabi nila na nakakapsi dito, no, for mga users niya of the unlimited services welcome package, no. So yeah, na-debunk na natin ang claim ng iba for na dito is capping yung speed. And okay, so I hope na you learned something, guys, and na-prove na natin it's not true na nagka-cap ulit si dito. So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course click that bell icon so you don't miss any future videos here from my channel. So ako pala si Richmond ng Gadget Sidekick, and I hope to see you on my next video. Stay safe.